Karaniwan ang biro na ang mga babaeng pumapasok na lang sa kumbento ay yung masusungit, matatandang dalaga o walang manliligaw. Para bang sinabing ang pagmamadre o ang kumbento ay taguan ng mga babaeng walang ibang choice sa buhay. Ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi ay pagsilip sa buhay ng isang dalaga patungo sa pagpili ng mamahalin, makakasama at pakakasalan na panghabang buhay sa pagitan ng isang lalaki at Diyos. Kailangan ka pa po ba? Hindi ka dapat nandito. Dapat maghanap ka ng asawa. Magkaroon ng mga anak, ng pamilya. Huwag kang gumaya sa akin. Mag-isa, walang nakakaalala. Nay, magpahinga na po kayo. Samahan po namin kayo magdasal mamaya, ha? Mahinga po kayo mabuti, ha? May problema ba? Wala po, sister. Ano pa bang silbi ng pagiging formator ko sa inyo kung hindi ko kayo magagabayan? Nagdadalawang isip ka ba sa pagmamadre? Sister, nahulog po kasi yung loob ko sa isa kong maniligaw po. Pero alam ko naman pong mali kasi magmamadre na ako. Napahiya naman po sa inyo ko pat po talaga sinasabi. Kaya nga pinagdadaanan mo ang postulancy stage para malaman mo kung ito ba talaga ang gusto mo para sa buhay mo. Huwag kang matakot. Kahit may pagdadalawang isip ka. Sister, hindi ko nga po alam kung bakit ako nalilito ng ganito eh. Pwede po ba yun na pareho ko mahal yung ginagawa ko dito sa kumbento at yung maniligaw ko? Basin! Basin! Salamat. Diretso po. Ay, salamat. Oh, basin! Alam mo na. Sir. Awa na po kayo po. Basin! Ano ba kayo, Nay? Okay lang po, sister. Ito, tinapay ko para sa inyo. Maasin! Nay, bawal kayo dyan! Bumaba kayo dito! Salamat po, sister. Nagkukulo kayo dyan eh! Ano ba yan? Ang aga-aga naman, oh! Oh! Oh, alis na! Wala! Dito na.
rin na naman, wala. Maria, halika na, kain na tayo. Anak! Marie, ano kang ganyan ang bihis mo, anak? Para kang nananakot eh. Para kang multo. Bagay po ba sa akin maging madre? Halika dito. Gusto ko po kasi maging madre pag laki ko eh. Bakit mo naman naisipan yan, anak? Kasi po, ang gaganda nila tignan pag nakaputi eh. Tsaka, mababait po ang mga madre. Naku. Parang nakita po namin sa bus, tumutulong po sila sa ibang tao. Tapos, pag tumutulong po sila, para po silang lumiliwanag. Ganun? Para po yung napanood natin noon sa TV, yung mga saint. Naku, anak. Di madali ang buhay ng isang madre, kala mo. Halimbawa na lang, hindi mo yung nakatago dyan sa ilalim. Patingin nga, di ba? Paborito mo yan, bracelet. Paborito mo. O, ayan o, naku, yung necklace mo. Bawal lahat yan. Bawal yung mga luho sa katawan pag madre ka. Isa pa. Pag madre ka, ano yung pagkain natin? Pag madre ka, simple lang pagkain. Di ka pwede nito. Di ka pwede ng fried chicken. Di ka pwede ng lechon, pork chop. Wala ka nun. So, kay isa pa, pagtanda mo kaya, ayaw mo mag-asawa? Ayaw mo magkaroon ng pamilya tulad natin, no? Apo ko talaga. Alam mo, pwede ka pa rin tumulong sa mga tao kahit hindi ka madre. Tignan mo si Mama. Nurse. Araw-araw tumutulong sa paggaling sa mga may mga sakit. Diba? Alam ko na. Kaya nagagandahan siya sa mga tao nakaputi kasi si Mama laging nakaputi. Ay, siguro nga. Siguro nga. Basta ako, gusto ko paglaki ko maging baker katulad ni Papa. Tsaka gusto ko laging nandoon sa bakery natin. Naku, anak, hindi pwede. Kasi pag nandun ka, uubusin mo lahat ng tinapay natin. Mamumulubi tayo. Mataba! Dear Charo, hindi ako sineryoso noon ng aking pamilya. Pero ako, sineryoso ko ang pangarap kong maging madre. Kahit sa paglipas ng panahon at pagtungtong ko ng high school, nanatili ang pangarap na iyon. Sister, pakisabi naman kay Lord, kayo nang bahala sa amin mamaya. Sana po walang maaksidente sa amin habang ginagawa namin yung routine. Kayo na pong bahala mag-guide sa amin para mabigay namin yung best namin, ha? Love you. Sa competition, ha? Salamat. Marie, meron sana akong gustong sabihin sa'yo, eh. Kailangan na nila ako, eh. Sige, kailangan ko na mag-warm up. Sige, ha? Sige. Okay lang, oo. Sige, sa susunod, ha? Sige. Ingat! Jesus, may nagkaka-crush na naman kay Marie, oh. Iba talaga ang heartthrob. Ang ganda-ganda ni girl. Bakit mo naman pinaalis yun? Alam mo namang boto ko kay Jack. Tignan mo naman, oh. Gwapo na. Mabait. Pareho pa kayo nagta-top 10 sa klase. Hindi talaga, eh. Magmamadre kasi ako. Sus, magmamadre. Tigil-tigil mo nga ako. May madre bang ganyan? Fit ang suot. Alam mo, yung mga pumapasok ng kumbento, matatandang dalaga. Yung walang love life. Pustahan tayo. Sige. Pag ito si Marie na in love,
magkakalimutan niyang magmamadre siya. Mm. For sure. Diba? Hindi-hindi mangyayari yun. Talaga naman. Ano naman ba't, boys? Hindi na ba talaga kayo titino? Papatawag ko yung parents niyo bukas. Dapat magpakabait na kayo. Ano na naman nangyari sa mga to? The principal's office na naman. Teka. Ay, kayo. Bakit na principal na naman yung mga yun? Sinira nila yung pader sa auditorium. Ah, okay. Sige, thank you. Aral, mabuti. Huwag puro chika, ha? Nung isang linggo, nabasag nila yung toilet bowl ng CR. Parang linggo-linggo na lang ata gusto mong suspend ng mga to, eh. Alam mo, ibang-iba talaga tong si Nick kay Jack, eh, no? Parang hindi sila magkapatid. Ay, nga ako. Wait lang. Samahan mo muna ako. Sige, sarahan ka muna. Sige. Marie! Tara, merienda tayo. Sorry, kasi susunod na ako ng papa ko. Marie, pwede ba kitang ligawan? Bawal eh. Bawal, ayaw ng papa ko. Magagalit sa akin, bawal. Kung may feelings ka naman sa akin, di ba? Pwede naman natin gawin ng paraan eh, di ba? Hindi, kasi ano, magmamadre ako. Ha? Oo. Seryoso ka? Sagad na mo ngayon. Marie, wala ba talaga akong pag-asa? Ha? Marie. Ang totoo kasi, may gusto kong iba. Sino? Putol ko? Oo, putol mo. Huwag at sinabi na gusto mo. Wala akong gusto sa'yo. Eh, ba't sabi ng utol ko, ako daw yung gusto mo, hindi siya. So ano, tayo na? Excuse me, hindi kita type. Tsaka hindi magiging tayo. Eh, ba't naman? Bakit naman? Ayoko sa basugulero, ayoko sa tambay. Eh, ikaw yun. Ayaw mo to? Ha? Ang daming gustong babae nito. Alam mo, bahala ka. Binigyan ka na kita ng chance, binitawan mo pa. Sayang, swerte mo sa ano. Ma! Tingnan mo ako! Gusto kumunod ka! Ano ba? Ano ba? Pare, sandali! Bakit? Pare, bitawan mo yan, babae yan. Huwag mong basusin. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba, ha? Uy! Uy, tama na! Sino yan? Mr. Santos! Dito na dito, Mr. Santos! Ano yan, ha? Nagsimula ka lang ng gulo? I-re-recommend ako na i-kick-out ka na dito sa school na to. Ma'am, hindi po. Si Reggie po yung nauna. Siya po yung unang nanulak. Pinagtatanggulan po ni Nick si Jessa kasi sinasaktan po siya ni Reggie. Nakita ko po lahat, ma'am. Reggie, Jessa, sa principal's office tayo. Ano kayo patukuhan? Ano ginawa yun? Hindi mo pinagtanggol sarili mo, eh. Alam mo, kahit kanong sabihin ko sa ma'am na yun,
hindi naman iniwala. Kasi ang utak nun, masama ako. O kung masama, edi masama. Wala akong pakialam. Ah, ganun. So kung masama ang tingin sa'yo ng tao, kailangan maging masama ka na rin. Paano kung wala ka naman talagang ginawa? Okay lang sa'yo na ganun? Na ganun yung isipin sa'yo ng mga tao? Kanina, tambay lang ako. Masagulero. Ngayon, concerned ka na sa akin. Iniwala ka pa kung malaman mo. Ewan ko sa'yo. Grabe talaga, kawawa siya. Paano kung hindi niya kasalanan? Hindi siya nagsasalita. Palagi na lang ganun. Wala naman siyang ginagawa. O bakit? Wala naman. Parang kasi biglang nagbago yung team mo kay Nick. Baka naman next yun eh, maging presidente ka ng fans club niya. Correct. Ayaw. Hmm? Marie! Papa! Marie! Salamat sa nood mo. Maniniwala ka pa kung malaman mo. Ikaw ay ating patibok mo. Papa mo! Papa mo! Papa mo! Papa mo! Usap ang lalaki. Kaklase lang po, pa. Sigurado ka? Opo. Halika na. Sundin pa natin ang mama mo. Tuto muna ako, ha? Okay. Sandali lang. Sige. Dear Marie, pasensya ka na kung pangit penmanship ko. Di ko alam kung ba't ako sumusulat sa'yo eh. Basta alam ko, ikaw pa lang ang nagtanggol sa akin ng ganun. Ibang tao kasi isa lang tingin sa akin eh. Basagulero, walang kwenta, walang pupuntahan. Yun din ang tingin sa akin ng pamilya ko. Kaya nga lagi nila akong kinukumpara kay Jack eh. Yung utol kong mabait, talino, matakbong next santo ng Pilipinas. Dear Marie, sinubukan ko kasing pantayan siya eh, pero di ko nagawa. Ang nangyari, lagi lang akong kinukumpara sa kanya. At laging ako ang dehado. Kaya siguro nagsawa ako. Eh, mas madali namang maging tarantado na lang eh. Yung walang inaasahan sa'yo, hindi mo kailangang pagtrabuhuan kahit ano. Kaya umukay na ako dun. Wala naman kasi akong pakialam sa tingin ng ibang tao eh. Pero sa'yo parang may pakialam ako. Pagdating sa'yo, parang ayokong maging basagulero at tarantado lang. Iniisip ko kung bakit. Tingin ko kasi, mahal na kita eh. Sa tingin ko'y malapit na.
Sister, huwag niyo naman po akong tignan ng ganyan, oh. In love na po yata ako kay Nick. Sister, hindi ko na po alam gagawin ko eh. Apat na buwan na nagpatuloy ang pagsulat ni Nick sa akin. Sinabi ko. Sa'yo ko lang lahat sinabi yun. Totoo yung huling sinulat ko na. Ba'y nararamdaman mo para sa akin? Ang hindi, okay lang. Hindi naman kita eh. Wala simula alam ko na malabong magustuhan mo yung tulad ko. Masaya ka sana, Marie. Nick, sandali. Naisip ko lang po, pwede po kayang dalawa yung mahal mo. Yung pantay lang po, pwede po kaya yun? Bak naman, yan ang iniisip mo. Nakalimutan mo na ba yung pinag-usapan natin ng papa mo? Di ba, sabi ng papa mo, huwag muna yung pa-boyfriend-boyfriend, aral muna, di ba? At saka, di ba magmamadre ka naman? So, ba't pinag-iisipan mo pa yan? Opo, ma, gusto ko po magmadre. Mm. Pero naisip ko lang po, paano po kung magkagusto po ako sa isang lalaki? Gustong gusto ko po talaga, tapos mahirapan po ako.
Hindi po ba pwedeng dalawa na lang yung gusto mo? Nako. Hindi ata pwede yun, dalawa. Siguro, maari kang magmahal sa dalawang tao. Pero, hindi pwedeng pantay yung nararamdaman mo. Parating hihigit yung isa kesa dun sa isa. Eh, paano? Iisa lang yung puso mo eh, hindi ba? So, kahuli-hulihan, isa lang din ang pipiliin mo. Paano niyo po malalaman kung mas matimbang yung isa? Ako naman, anak. Hirap niyan. Siguro mararamdaman mo na lang yun. Yung nasa loob mo ba? O nasa isip mo? Alam mo naman, hindi ko naging problema yan. Kasi naman, papa mo lang ang minahal ko eh. Hindi ba? Hindi ko alam yan, anak eh. Tsaka huwag mo nang masyadong pag-isipan yan. Masyado ka nagsiseryoso. Alam mo, anak, pagdating ng tamang panahon, pagdating ng tamang lalaki sa buhay mo, mas iisipin mo pa yung mag-aasawa ka na lang at magkakaroon ka na lang ng pamilya mo. Diba? Kanina ka patahimik dyan. Anong meron? Alam mo, ikaw lang yung may bagong boyfriend na malungkot. Aminin. Tama ako, diba? Pag nagka-love life, amnesia pagmamadre. Alam niyo kayo talaga, tingin niyo biro lang ang pagmamadre para sa akin. Seryoso ako doon, no? Alam mo kung meant to be talaga sa yung pagmamadre, sa tingin mo bakit ka binigyan ni Sister at ni Jesus ng nick na kaiinlaban mo? Marie! Marie! Oh. Nakapasa ako. Pasado ako sa exam. Sabi ko naman sa'yo, makakapasa ka eh. Basta't mag-aral ka ng mabuti. Kasi kaya ko. Kaya ko, nandyan ka. Niniwala sa akin. Alam mo kung wala ka, sigurado, ganun pa rin ako tulad ng dati. Bro! Tambay kami sa bayaran. Tara! Pare, pass muna ako, Tol. Ano ba, Tol? Under ka naman ng girlfriend mo masyado. Pala ka na. Tara. Sigurado kang ayaw mo sumama? Okay lang naman eh. Hindi na. Magbabagong buhay na ako para sa'yo eh. Tingnan mo. Balang araw, pagmamalaki mo rin ako at mapapakilala ako sa papa mo. Pagiging proud ka rin sa akin. Ngayon pala naman, proud na ako sa'yo eh. Gusto ko kasi, is proud, na proud, na proud, na proud ka sa akin. Tama po si Mama eh. Isa lang ang kaya kong mahalin. At kailangan ko pong piliin si Nick. Nakita yun naman po siya kanina, di ba? Naniniwala po siyang nagbabago niya ang buhay niya para sa akin. Kapag nawala po ako, baka po bumalik siya sa dati. Hindi ko po kayang gawin yun sa kanya. Mahal na mahal ko po siya. Tinitiis ko nga hong magsinungaling kina Mama at Papa dahil lang sa kanya. Sana po maintindihan niyo. Sana po hindi kayo magalit sa akin. Kasi hindi naman po ninyo siya ibibigay sa akin kung gusto niyo talaga akong matuloy sa pagmamadre, di ba? May nakakitang kasama mo yung Nick na yon. Di ba anak ni Bernardo Santos yon? Kilalang magiginom yan dito eh. Marie, diretsuhin mo nga ako. Boyfriend mo ba yung lalaking yon? Hindi po pa. Magkaibigan lang po kami. Kung ano man yung binabalak mo,
titigil mo na dahil hindi kayo magtatagumpay. Mayaman nga sila. Puro tamad naman! Pakilala ko po si Nick. Bait po siya. Magbabago po siya. Nagsisipag po siya. Pati tinutulungan ko po siyang magbago. Marie, pagka-graduate na pagka-graduate mo, padadala kita sa Tita Emily mo sa Manila. Magmula ngayon, doon ka na magka-college para malayo ka sa lalaki yan. Naintindihan mo? Pa, hindi po pwede yun. Pa, ayoko po kayong iwan ni Ma. Ayoko pong iwan mga kapatid ko. May scholarship pa po ako dito para sa college. Nakapag-desisyon na ako. Kailan malayo ka sa lalaki nyo? Naintindihan mo ko? Pa naman? Arman! 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 Mari, humingi ka ng tulong! Dali! Arman! Arman! Malaman kung ayos ka lang ba? Kumusta ka? Wala na si Papa. Namatay siyang galit sa akin. Hindi ko man lang siya nayakap, nakausap. Hindi man lang niya ako pinatawad. Galit pa rin siya sa akin. Tatay mo. Napasaya mo siya dahil naging mabuti kang anak. Sigurado ako din. Sino ba naman hindi magiging masaya ang tatay, di ba? Kung anak, ikaw. Tama na. Tama na. Kailangan mong umalis. Parang awa mo na. Umalis ka na. Hmm. Hindi pwede. Hindi, Marie. Kakausapin ko sila. Mahala ka Marie? Sa... Ma? Marie! Nick, umalis ka na. Umalis ka na. Parang awa mo na. Parang awa. Ay, Marie, kakausapin ko sila. Umalis ka na. Hindi ka natanggapin ni Mama. Gusto kong kausapin sila. Hindi pwede. Umalis gusto ka na. Gusto kong kausapin ka sila, na. Marie. Mahal umalis kita. Mahal kita. Hindi pwede. Ayaw ko silang kausapin. Umalis Marie, ka kaya ko silang kausapin. Umalis ka na. Ngayon na. Hindi. Ngayon na. Kausapin ko sila. Marie, kakausapin. Anong ginagawa mo dito? Ha? Kamamatay lang ng papa niya. Pwede ba? Bigyan mo naman kami ng konting respeto! Ma! Ha? Ma! Isa ka pa eh! Marie, ano ba? Kamamatay lang ng papa mo. Sinusuway mo na yung mga biling niya. Ha? Marie! Nick! Marie! Ma! Nick! Ikaw bang nobyo ni Marie? Ako. Ako po si Nick. Ang lakas naman ng lobo makipagrelasyon sa pamangkin ko. Naikwento ka na sa akin ng kapatid ko bago pa siya namatay. Loko-loko ka daw. Tambay. At ano naman naman papala ng pamangkin ko sa'yo, ha? Pagdating ng araw, ano ipapakain mo kay Marie? Hangin? Auntie, nagsisikap ang tingin. Tumigil ka! Tumahimik ka dyan! Tumahimik ka! Masasaktan ka lang sa huli kapag pinagpatuloy mo yung relasyon ninyo! Kaya mabuti pa, makipaghiwalay ka na sa lalaking to! At kahit kailan, hindi namin siya matatanggap para sa'yo! Naiintindihan mo ba yun? Kaya mabuti pa umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Tama na! Tama na. Auntie, tama na!
Nasidido na sila, Mama, na ituloy yung plano ni Papa. Na magka-college ako sa Maynila. Dahil sa akin? Nick, pasensya ka na sa nasabi ng auntie ko, ha? Nasabi lang naman niya yun kasi hindi ko naman niya kilala, eh. Magsisikap ako, Marie. Mag-aaral din ako ng college. Tatapos ako. Maghahanap ako ng magandang trabaho. Gusto ko kasi pag nagpakasal tayo, mabibilang kita ng bahay. Kasal? Marie, ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Gagawin ko totoo yung mga pangarap na yan. Napatunayan ko sa kanila. Kahit magkalayo tayo, kahit sandali, itiisin ko yun. Habang gagawin ko, nakarapat-dapat ako para sa'yo. Ngayon pa lang naman, karapat-dapat ka na eh. Natuloy ang pagpunta ko ng Maynila kung saan kumuha ako ng kursong nursing aid. Habang nagfo-focus sa pag-aaral, hinintay ko ang pagdating ng mga sulat ni Nick. Kung galing kay Nick, wala. Mabuti na rin yun. Para makita mong wala kang maaasahan mula sa kanya. Eh mukha naman pa iiyakin ka lang nun eh. Hindi po ako nag-aalala para sa sarili ko. Nag-aalala ako para sa kanya. Tuluyan na akong walang narinig kay Nick pagkatapos noon. Naisip ko, baka sobra siyang nasaktan sa mga sinumbat sa kanya ng pamilya ko. Baka sumuko na siya sa akin. Oh, naku, talaga. Oh, tinamuan, saya-saya nila, oh. Oh, okay na? Sister, gano'n na po katagal itong orphanage? Alam mo, itinayo itong orphanage noong pang 1970s. Ang mga tinutulungan namin dito ay ang mga batang walang magulang at saka wala nang nag-aalaga sa kanila. Pero nitong huling taon, ang mga inaalagaan namin at saka mga tinutulungan na rin namin ay yung mga matatandang kinabayaan na ng pamilya nila. Kaya bilang intern dito, inaasahan kong tutulong kayo sa pag-aalaga sa kanila, ha? Opo naman. Sa lowest point ng buhay ko, doon ako kinalabit ulit ng isang kinalimutang pangarap. Kahit pagkatapos kong makagraduate ng college, hindi na siya matanggal sa puso't isipan ko. Simula nung bata pa lang po ako, gusto ko na po talaga maging katulad ninyo, sister. Pero ang hirap po pala. Pamilya ko po ayaw nila. Maski nga po yung mga kaibigan ko, hindi po talaga sila makapaniwala na gusto ko pong pumasok sa kumbento. Alam mo, habang nagiging moderno ang panahon at ang mga kababaihan, pakonti na ng pakonti ang pumapasok dito sa kumbento para sa aming bokasyon sa pagmamadre. Marami ang hindi nakakatagal sa buhay na meron kami dito. Kaya kapag may nage-express na gustong magmadre tulad mo, we very much appreciate it. Pero hindi ganong kadali ang pagmamadre, Miss Estrella. We have a vow of poverty, chastity, and obedience. Kaya kung anumang luho na meron ka ngayon na kinasanayan mo, lahat yun mawawala. Pati nga ang katahimikan dito, minsan yun pa ang nagiging dahilan kaya hindi sila nakakatagal. Alam ko pong mahirap. Maraming kailangan adjustments. Pero willing po akong subukan. Pakiramdam ko po talaga, ito po yung para sa akin. Kung gusto mo talagang subukan, pwede ka naman mag-search in sa iba't ibang kumbento. At kapag nakita mo na ang kumbento na bagay sa'yo,
maaari ka na mag-apply bilang aspirant. Sige. Papasok ka ng kumbento. Hindi pwede. Pwede. Akala ko ba nakalimutan mo na yung kalokohang yung Marie? Ma, nakapagtapusan naman ako ng college eh. Yun na nga, yun eh. Nakapagtapos ka na. Tapos magmamadre ka lang. Eh, bakit niyo ba nila lang? Importante po yung ginagawa nila. Hindi ko naman sinabing hindi. Pero anak, sasayangin mo lang ang buhay mo dun. Hindi mo ba naisip, baka balang araw, gusto mo mag-asawa, gusto mo magkaroon ng sarili mong pamilya? Ma naman eh. Dati, nung may boyfriend ako, galit na galit kayo. Ngayon, ganun din reaksyon nyo. Ano bang gusto nyong gawin ko? Hindi ko na kayo maintindihan eh. Yun ba yun? Tungkol ba to kay Nick? Pinaparusahan mo ako ngayon dahil doon? Ma, hindi po ito tungkol kay Nick. Alam niyo naman po na simula bata pa lang po ako, gusto ko na itong gawin eh. Sana po may paliwanag ko sa inyo, pero hindi ko rin po maintindihan eh. Hindi ko na rin po alam. Gustong-gusto ko ito, ba? Sana naman kahit minsan po suportahan niyo ako. Kahit po hindi niyo maintindihan, sana po suportahan niyo ako kahit minsan lang po, ngayon lang po. Please, ma. Dati po, hindi ko na ipaglaban si Nick. Ngayon po, maninindigan na po ako. Gusto ko pong gawin ito, ma. Seryoso ko na magre-resign ako dito tapos papasok talaga ako ng kumbento. Nakakaloko ka naman. Bakit? Marie! Marie! Kanina may lalaking tingin ng tingin sa'yo. Sus. Tinatanong ko, kilala kita. Boyfriend mo daw siya? Ito, pinabibigay niya. Kanina andun eh. Baka lumabas na. Sige, dito na ako. Nick? 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 Yes, miss. Ah, wala. Sorry po. Sinulatan ko ang address na nakalagay sa papel na binigay ni Nick. Sinabi ko sa kanyang magkita kami sa bus terminal ng Ormoc bago mag-alas 12 ng gabi na biyahe ko pauwi sa amin. Hola.
hindi ko alam kung ano sana ang nangyari kung dumating si Nick noong gabing yun. Nabago kaya ulit ang isip ko. Pagkatapos kaya ng isang taon, ay natuloy pa rin ako sa pag-alis sa trabaho at pagpasok ng kumbento bilang aspirant. Dalawang taon ang lumipas at nagpatuloy ako sa postulancy stage kung saan formal na akong tinanggap sa kumbento. Marie, may bisita ka daw. Si Nick Santos. Okay ka lang? Ayaw mo ba siyang harapin? Dati ko siyang nobyo eh. Huwag kang matakot. Tandaan mo, malaya kang bumalik sa labas. Kung yun ang sinasabi ng puso mo, mas mahalagang pakinggan mo yun. Dahil yun din sigurado ang gusto ng Diyos para sa'yo. Kamusta ka na? Paano mo nalaman kung nasan ako? Sinabi sa akin ni Ate Emily. Talagang gusto nila akong palabasin dito. Sino pa yung ayaw na ayaw nila dati? Yun ba yung ginagamit nila para makuha ang gusto nila? Ayos lang naman sa akin kahit gamitin nila ako eh. Ang ibig sabihin nun, nakakasama na kita ulit. Ano nangyari? Sabi mo susulat ka. Marie, sumulat ako. Wala akong natanggap? Akala ko, ikaw hindi yung sumulat eh. Akala ko, ayaw mo na sagutin yung mga sulat ko. Akala ko nga, nabago na ng pamilya mo yung isip mo tungkol sa atin eh. Hindi nagbago ang isip ko noon, Nick. Hinantay kita. Nandun ako. Nasa bus terminal ako. Pero hindi ka dumating. Gusto kong pumunta na. Pero natakot ako eh. Wala pa kasi akong pagmamalaki sa'yo nun, saka mapapatunayan. Kasi diba sabi ko sa'yo, magiging karapat-dapat ako para sa'yo. Napapatunayan ko sa pamilya mo, sa lahat, bagay ako para sa'yo. Nagdadalawang isip ka nun, nakita mo wala pa akong narating,
Bakit ang makukumbinsin na tayo para sa isa't isa, hindi ba? Eh, hindi ako pumunta. Maging nagsikap ako. Nagsikap ako para sa'yo. Maayos na akong trabaho ngayon. Nakabili na rin ako ng sasakyan. Kaya eto. Dito ako ngayon. Kasi pwede mo na akong mahirap sa pamilya mo eh. Pwede mo na akong mapagmalaki. Diba sabi ko naman sa'yo kahit dati pa, wala kulang sa'yo. Hindi kaya ko nang bigay sa'yo yung maayos na buhay. Sabihin mo naman sa'kin kung pwede po. Dito na ako, Lord. Magmamadre ako. Pero Maring, mahal kita. Mahal mo rin ako, di ba? Akala ko ba hindi nagbago yun? Akala ko hindi nagbago yung isip pa para sa atin. Oo, mahal kita, Nick. Palagi kang nasa puso ko. Pinili kita dati. Pinili kong mahalin ka kasi sa servisyo ng Diyos. Pero matagal na yun. Ito ang pinipili ko ngayon. Posible? Posible ito yung pinipili mo. Kaya naman natin maging masaya tulad noon. Siguraduhin ko sa'yo magiging masaya tayo. Magpapalit mo ba yun dito? Kung saan mag-isa ka? Di ba? Hindi ako mag-isa dito, Nick. Tahimik dito. Masaya ako dito. Dito na yung pinakatahimik at pinakamasaya ko sa buong buhay. Pinakamasaya ako nung magkasama tayo. Hindi mo naiintindihan, Nick. Masaya ako dito. Ito ang para sa akin. Ito ang pinipili ko. Para sa atin? Masyado ako naging mabahaga. Dapat mas bahaga kitang binalikan. Kala ko sa pag ginawa ko ng lahat, akala ko pag pinagsikapan ko na lahat, tutupad yung pangarap. Yung ikaw at saka ako. Kasi nasa isip ko nung hihintay ka eh. Hindi ko alam pwede ka pala maagaw sa akin. Hindi ko alam na Diyos pa yung mga kalaban ko. Akala ko sapat na ako pero hindi pa pala. Sapat ka. Tingnan mo sarili mo. Layo-layo na narating mo, Nick. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng paghihirap mo, ito. Ito yung resulta. Ibuhos mo lahat ng ito para sa babaeng karapat dapat para sa'yo. Wala kang kailangan patunayan sa iba. Kundi sa sarili mo. Napagdaanan mo lahat ng iyon. May babae para sa'yo. Babae bigay ng Diyos para sa'yo. Karapat dapat para sa'yo.
Pero hindi ako yun. Ikaw lang pong... Kaya ko pong magmahal ng ibang mga... Sister, pakisabi naman ho kay Lord, tulungan niyo si Nick. Tulungan niyo ho siyang makitang hindi niya makita ngayon dahil nasasaktan lang siya. Sana ho hindi siya mapanghinaan ng loob at mapagpatuloy niyang pagpapabuti ng sarili niya na kahit wala na ako sa buhay niya. Dahil kung may isang taong karapat-dapat na maging masaya, siya po yun. Ano ba kung ano nangyari sa mga sulat sa Rene? Inamin ng auntie ko na tinago niya lahat ng mga sulat at hindi niya pinabasa sa akin. Paano po yun? Sa tingin niya, sister, paano kaya kung nakuha niya yung mga sulat ni Nick? Ito pa rin po kaya yung desisyon niyo na tumuloy sa kumbento? Sa tingin ko, talagang nakalaan ang buhay ko para magsilbi sa Diyos. Si Nick, napunta lang siya sa buhay ko para mapunta ako sa tamang daan. Ako sa pagmamadre at pagpasok sa kumbento, siya naman sa magkaroon ng masayang pamilya. Ngayon nasa Australia na siya kasama na niyang asawa niya at ang mga anak niya. Sa ngayon ay isa akong formator at vocation directress sa aming kongregasyon. Nagsisilbing gabay ng mga aspiring nuns sa kanilang paglalakbay sa aming bokasyon. Sa pamamagitan ng aking kwento, gusto kong maiparating na ang pagiging madre ay hindi pinapasok dahil sa frustrations o kabiguan sa pag-ibig. Ito ay bokasyon na itinalaga ng Diyos para sa iilan. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Sister Marie. Lahat tayo ay naghahanap ng sariling kaligayahan at kapayapaan, kahit na sabihin pang iba-iba ang daan na nakatakda sa bawat isa. Tulad ni Sister Marie, mahirap takasan at takbuhan ang tawag ng puso at nakatakdang bokasyon. Maaaring sa pagtugon lamang dito, makakapta ng tunay na kabuluhan ng ating buhay. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.